Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyo lahat. Meron po tayo ngayong gagawin na Mio Salty. So ayan, problema ng motor, hindi umaandar. So panoodin nyo yung buong video mga ka-workshop para malaman nyo kung paano natin ito troubleshoot tapos magawa ng solusyon at mapaandar yung motor na to. So yung mga ka-workshop, watch the full video. So, eto nga mga ka-workshop, no, Mio Salty ginagawa natin. Ang problema nito, hindi nga umaandar. So, ayun, ang kwento rito, ang history nito, sa umaga, ang hirap niyang paandar, pero napapaandar naman siya, kaya lang napakahirap or napakatagal. Tapos, pag umaandar siya, okay naman. Tapos, hinggang sa hindi na talaga siya umaandar, mga ka-workshop. So, ayun, dinala dito, tapos gagawin natin ngayon. So, che-check upin natin kung may kuryenteng lumalabas dito sa kanyang ignition coil. Ayan. O, tinanggal ko na yung kanyang cap, no? Ayan. So, ipupush start natin, titingnan natin kung may kuryente ba lalabas dito sa kanyang ignition coil. So, yun mga ka-workshop, walang kuryente, no? Walang kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition coil, papunta sa kanyang spark plug. So, ang check-checkin natin dyan, syempre, unang-una, yung trigger, tsaka yung kanyang CDI. So, yun mga ka-workshop, i-check natin yung kanyang CDI, i-check natin tong mga wire niya, itong color brown, color black, color orange, white na may stripe na blue, at yun, black na may stripe na blue. So, ito, disregard na natin to. So, yan. Itong lima na to ang i-check natin. So, sa pag-check, gagamit tayo ng test light, mga ka-workshop. So, yan. Gamit tayo ng test light. Itong isang pin ng test light or itong may alligator clip, ilalagay natin sa positive. Tapos, naka-off yung ating susi. Titingnan natin tong color black. Kailangan umilaw yung ating test light sa color black. Kasi itong color black, ito yung kanyang brown. So, ayan. Kung makita nyo, umilaw yung ating test light sa color black. So, ibig sabihin, okay yung color black, yung connection niya. Ganon din sa kanyang color orange. So, ayan. So, check din natin siya. Pag umilaw siya, ibig sabihin, buo yung ating ignition coil. Ayan. Ibig sabihin, buo itong ignition coil natin. So, ayan. Makita nyo, umilaw din. Sunod naman yan, itong black na may stripe na blue. So, ayan. So, kung makikita nyo, umilaw din siya. So, yung black na may stripe na blue, nakakabit yan sa atin, pulser, no? Sa ground ng pulser. Ibig sabihin, okay, yung ating ground galing sa pulser. Sunod, ililipat naman natin yung pin ng test light sa negative ng ating battery. Tapos, i-on natin yung ating susi. Pag na-on natin yung ating susi, itetest natin tong kulay brown. So, yung kulay brown na yan, siya yung accessory wire. So, yan yung light brown. Kailangan umilaw yung test light natin. So, ayan. May kita nyo, umilaw din siya sa color brown. Ibig sabihin, buo yung linya ng orange, black, brown, black na may stripe na blue. Nice. So, ang hindi na lang natin na-check yung pulser. So, ayan. So, itong pulser na to, napakadalang masira nito mga ka-workshop. Napakabihirang masira niyan. Kaya, kung meron tayong extra na CDI, kapag nangyari ito at walang kuryente dun sa inyong ignition coil or kung may mahihiraman kayo, subukan yung tanggalin tapos ipalit nyo, no, yung ganitong CDI. So, para malaman natin kung okay pa yung ating ibang pyesa, huwag muna natin papalitan. So, kung wala naman,
etong color blue na to, ayan, kakabitan nyo yan ng gagamit kayo ng multi-tester. Kailangan magkaroon ng reading sa kulay blue, kulay white na may stripe na blue, tsaka sa kulay white na may stripe na red. Kailangan magkaroon siya ng reading. Pag nagkaroon siya ng reading, ibig sabihin nun, okay ang atin pulser. So ngayon, mga ka-workshop, yun nga, dahil sa wala tayong extra na ganitong CDI, so malaki tayo yung CDI ng pang Mio Salty. Susubukan natin i-convert siya sa pang Mio Amore. So yung Mio Amore, pareha siya ng Mio Sporty. No? Ayan. Pwede kaya yon, no? Sabi magkaiba sila yun. Ayan. So susubukan natin yan i-convert dito. Tanggalin lang natin to. Kasi nga, hindi papasok yung CDI ng Mio Amore dito sa kanyang socket. Ayan. Kita nyo malaki yung socket niya. Ito, maliit lang. So, hahanap din tayo ng socket niyan. So, ito. So, meron ako nito. Ayan. Socket ng pang Mio Sporty or Mio Amore. So, ilalagay lang natin siya. Ayan. Tapos, yung color nito ay color code din. Parehas lang dito. So, yung color brown, color orange, color black, color blue na may stripe na white, at color red na may stripe na white. So, ayan. So, dito natin yung ilalagay sa kulay. Yung color orange, dito rin natin sa orange ng stock na harness or stock na socket. Ayusin lang natin yung ating camera, mga ka-workshop. O nga pala, mga ka-workshop, ha, pa-support na lamang sa aking YouTube channel, pa-subscribe ako sa Jello Workshop. So, ganun din, supportahan nyo yung aking FB page, Jello Moto. So, yun. Follow nyo ako doon, mga ka-workshop. Konting tulong lang para mas mapalawig pa natin yung mga ganitong tutorial. So, ayan. Walang tayong tape-tape pa natin yung color orange. Tsaka, shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo, mga ka-workshop, sa patuloy nyong panonood ng mga video. So, malaking tulong yun para mas mapalawig pa natin yung ating channel or yung aking channel. So, tapos, itong color red na may stripe na white, ilalagay naman natin siya dito sa color blue or black na may stripe na blue. Ulitin ko, kung meron kayong stock na CDI na katulad ng pang Mio Salty, so pwede nyo siyang subukan. Ngayon, kung wala naman, ganito ang gagawin nyo. Conversion tayo ng CDI. So, pero rin dito yung pang Mio Sol. So, iba rin naman yun. Color code ng wire nun, or iba rin yung pagkakabitan nyo, iba yung socket. So, ayan. Tapos yung color black, siyempre, doon lang rin siya sa color black. Color code lang ito, mga ka-workshop. So, kung makikita nyo, hindi pa natin siya finalize o maayos yung pagkaka-top niya dahil papakita pa lang natin or susubukan pa lang natin kung gagana yung ganitong klaseng CDI. Ngayon, pag okay na to, ayusin na natin yan. Ayusin natin ng mas intact yung kanyang pagkaka-splice para hindi magkaroon ng loose contact or hindi magkaroon ng voltage drop. So, ayan. Tapos sa color brown, lang din. Accessory wire yan. Yan lang, mga ka-workshop. Color code lang siya.
Tsaka kung medyo naguguluhan kayo or medyo kinakabahan kayo sa ganito, napakahalaga na meron din kayong konting kaalaman or kung beginner ka talaga, panoodin mo yung buong video. Ah, oo nga pala. Itong kulay blue na may stripe na white, doon din siya sa white na may stripe na blue. Yan. So, ayan. Makikita nyo hindi maayos, ayusin natin yung mamaya. So, ayan. Nakakabit na. So, subukan natin ngayon siyang panda rin mga ka-workshop. So, kanina walang lumalabas na kuryente. Ngayon, susubukan natin siya. So, ayan. Tutok lang natin dito sa kanyang spark plug. Tapos, on natin yung susi. Ayan, kung makikita nyo, kumandar na yung motor, no? Kaya nakita nyo ang lakas ng kuryente niya. Oh my God! Wow! Kahit malayo, ang lakas ng kuryente. Ang lakas ng dating ng kuryente. So, yun ang mga ka-workshop. Ibig sabihin, okay na. Pwede yung kanyang pang-sporty na CDI. So, ayan, hindi naman nagpuputol-putol yung takbo. Ngayon, kung nagpuputol-putol, halimbawa yung takbo niya, namamatay-matay, ibig sabihin, mali yung connection ng wiring natin doon sa stock harness niya. So, ayan. So, maandar na siya mga ka-workshop. Ibig sabihin, okay pa yung kanyang pulser, yung kanyang ignition coil, nagkaroon lang ng problema sa kanyang CDI. Nasawakan nyo yung CDI nyo, pakiramdaman nyo, pag may init ang inyong CDI, ibig sabihin, grounded. Yung mga ka-workshop. Ibig sabihin nun, may grounded, hindi siya pwede, no? Hahanapin nyo yung grounded na yon. Isang problema nun, kaya nagiging grounded, ay hindi tugma yung connection na itinabit nyo. Kaya napakahalaga na alam nyo yung color code or alam nyo kung saan itatap yung mga wire ng bawat connection ng CDI. Ayan, mga ka-workshop. Pag nakatutok na, pinong-pino na. So, yun lang mga ka-workshop, no? Na solusyonan na natin yung problema nito na hindi umaandar, no? Napaandar na natin siya at maayos. So, ayan, hawakan niya yan kung mainit. Pag hindi mainit, ibig sabihin okay or walang grounded na nangyayari. Tapos, ayusin nyo lang. Make sure na naka-splice siya mabuti or naka-intact ang kanyang pagkakakonnect para hindi mag-init ang wire dahil wala hindi magkaroon ng loss contact or power drop or power loss. So, yung mga ka-workshop, kung nagustuhan nyo or mayroon ako naibigay sa inyo at naibahaging konting kaalaman na maaari nyo ma-apply sa inyong motor, supportahan nyo po ako. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel, Jello Workshop. Hit mo na rin yung notification bell niya, ka-workshop, para lagi ka-updated sa mga ganitong video laging aking ina-upload sa aking YouTube channel. At isa pa, supportahin niyo po ako sa aking FB page, Jello Moto. Supportahin niyo po ako doon. I-follow niyo po, panoodin niyo yung mga video para mas ganahan pa tayo makapag-upload ng mga ganitong kasing tutorial na makakatulong sa inyo. So, ayun mga ka-workshop, sa mga beginner at wala pa talagang idea. So, ayan, panoodin niyo to. Huwag niyo i-skip para mas maintindihan nyo. At doon naman sa may mga alam na at alam na yung mga ganitong problema at alam na ayusin. So, thumbs up sa inyo. I-share din natin kung ano yung nalalaman natin. So, yung mga workshop, ride safe sa atin lahat at isang magandang gabi. God bless.